Okay, magandang araw pong muli sa inyo mga kamotor. Ito na naman po ako para na naman pong bigay ng tips para naman hindi na tayo magtataka pa kung bakit ganun yung motor natin, bakit sakal, bakit parang pigil ang pag-andar. Okay, napakasimple pala yun mga kamotor. Kasi na-experience ko na rin yung ganun kamotor. Kung halimbawa sa dipstick gauge natin, dipstick ng motor natin ay kulang or nasa gitna or sobra ang paglalagay natin ng langis. Okay mga kamotor, bago nga pala tayo magsimula ay gusto po muna magpasalamat sa mga tumulong at sumuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung wala po kayo at wala po kayo o hindi po kayo nag-subscribe at nanood, hindi po aangat or tataas ang ating subscriber. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa aking channel. Okay, kung gusto po ninyo ang ganitong content mga kamotor ay nihiling ko sana ang taos po sa inyo pag-subscribe, pag-like at pakihit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay, balik topic na tayo mga kamotor. Ayan. Okay, alam nyo mga kamotor, sa paglalagay lang pala ng langis sa ating makina, magkakaproblema na siya kung ang ating langis halimbawa kukunti, ayan, kukunti siya, nasa gitna at sobra. Okay, papaliwanag ko sa inyo kamotor kasi base ito sa totoo kong experience ya dito sa aking motor. Okay. Alam nyo mga kamotor, pag nandito na ang ating langis dito sa may low level niya doon, obligado mga kamotor na magdadagdag na tayo ng ating langis para pumunta dito sa may high level. Or check-upin na rin natin mga kamotor yung pinaglilikan ng ating langis para naman hindi na mag-ubos ng langis ang ating motor. Unang-una, pa-check nyo mga kamotor yung kanyang starter kick siya. Baka meron na siyang tagas dito. Yan, isa po yan na pinagtatagasan ng langis dito. At saka po dun sa may sprocket. Okay. Sa may sprocket po niya doon sa kabila. Doon sa may transmission shaft. Sa may sprocket po niya na maliit doon sa may transmission. At sa po sa may shifting lever niya o doon sa may cambio niya. Sa may shaft niya doon sa may kabila. Okay mga kamotor. Yan po ang dahilan mga kamotor. Kaya nagbabawas ang ating langis. Basta check upin po ninyo mga kamotor kung saan parte yung nagbabasa ng paunti-unti. Yun po, cause po yun ang pagbabawas ng langis ng ating makina. Okay. Ang remedy po noon mga kamotor is magdagdag na po tayo or ipagawa na yung tumatagas. Magpapalit na po tayo ng oil cell. Pangalawa naman mga kamotor dito sa gitna. Okay. Yung iba meron na naglalagay na hanggang dyan lang mga kamotor. Yan. Pero ang paglalagay na hanggang sa gitna mga kamotor is pwede lang naman siya pero hindi mo pwedeng itakbo ng malayo mga kamotor. Halimbawa long ride mga 100 to 150 kilometer. Hindi mo masisigurado mga kamotor na haaabot dun sa may kuha. Pag uminit kasi mga kamotor, ayan. Pag uminit, yung langis natin is kusa po siyang nagbabawas mga kamotor ng paunti-unti. Ang pinakamainam mga kamotor ay yung sa taas. Panatilihin po natin mga kamotor na yung level ng langis natin ay nasa pole siya. Okay. Balik na tayo sa main topic mga kamotor. Alam nyo mga kamotor yung paglalagay ng sobra na langis dito sa ating makina. Napakalaking pagbabago ng andar ng ating makina. Okay mga kamotor. Pigil ang andar ng ating makina para siyang hindi makasalida sa pag-ikot
or sa Ilocano, mga kamotor, is na bubble tea, andar na. Kaya mga kamotor, hindi naman pala maganda masyado yung susubrahan natin ng langis. Susubrahan natin yung paglagay ng langis dito sa ating motor. Kasi nga po, mga kamotor, nababago yung kanyang performance, lalong-lalo na sa motor natin. Pag nasubrahan ng langis, is sakal po ang kanyang pag-andar or pigil ang kanyang pag-andar. Kaya base sa experience ko, mga kamotor, kung hanggang saan lang talaga yung kanyang oil level na dapat i-maintain natin, eh dun lang siya. Okay, mga kamotor, huwag nating baliwalain na kulang siya, lalo na pag naandito sa may low level na sa dito. Alam nyo, mga kamotor, pag andar nito, wala na. Halos mauubos na yung langis na, lalo na kung na-distribute niya dito pataas sa may rocker arm, ibubumba niya dyan, halos wala nang matira na masisip-sipin yung oil pump dito sa baba. Kaya yung uunti ang langis, may diferensya rin, mga kamotor. Yung maraming langis, mayroon pa rin diferensya, mga kamotor. Kaya tip ko lang sa inyo, mga kamotor, halimbawa, i-maintain natin yung oil level sa ating dipstick gauge para naman yung performance ng ating motor ay ma-achieve niya or makuha niya. Okay, mga kamotor, sana po kahit na napakasimple o napaka-iksi ng ating video sa araw na ito, sana naman may apply ninyo sa inyong mga motor para naman hindi magkaroon ng aberya. Halimbawa, nasa long ride kayo, hindi kayo nahuhuli or napag-iiwanan ng mga kakumboy nyo. Okay, mga kamotor, inuulit ko, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless pong muli sa inyong lahat. Okay, kita na po, nagtatapos ang simpleng vlog natin sa araw nito. God bless pong muli.